And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayoko sa mga lalaki. Si Mommy, niloko ni Papa. Si Ate, iniwan ng boyfriend niya. Mga manloloko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Faith. Isa ako sa mga babaeng, babae lang. What I mean is, babae lang. Hindi maganda, hindi sexy, at hindi attractive. Isang tahimik at mahiyaing babae lang. Madalas akong tumatambay sa malaking bakura na malapark na datingan ng private school na pinapasukan ko. Hindi naman to puntahin ng estudyante. At ang tanging makikita mo lang ay mga couple na nakakairita. Tahimik lang ako sa isang bench sa ilalim ng puno kasi napaka-presko ng hangin doon. Then one time, may lumapit sa akin. Lalaki. Umupo siya sa tabi ko, pero hindi ko pinansin. Then, tinanong niya kung pwedeng makiupo. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam na yung araw pala na yun, doon pala magsisimula ang lahat. Halos araw-araw mo akong pinupuntahan. Hindi ko alam kung bakit. Naging kabatch kita sa isang subject. Kaya mas lalo mo pa akong kinulit. Gusto mong makipagkaibigan sa akin pero ayoko. Ilang beses na kitang pinalayo sa akin. Pero ayaw mo pa rin. Minsan, kapag mag-isa ako sa tambayan ko, bigla-bigla ka nalang dadating. May dalang pagkain na hindi ko naman kinakain. Ikaw lang ang nakain. Libro na never kong hinawakan. Minsan nga, kinakantahan mo pa ako habang nagigitara ka. Pero pinapatigil lang kita. Hindi dahil sa pangit ang boses mo, kundi naiirita lang ako. Palagi lang kitang binabara sa lahat ng sinasabi mo. Until one time, tinanong mo ako, bakit ba ayaw mo sa akin? Kahit pakikipagkaibigan lang, ayaw mo. Bakit? Tanong mo. So, naisip ko na baka pag sinagot ko yung tanong mo, titigilan mo na ako. Kaya sabi ko, ayoko sa mga lalaki. Si Mommy, niloko ni Papa. Si Ate, iniwan ng boyfriend niya. Ayoko sa lalaki. Ayoko makipagkaibigan sa'yo, kaya umalis ka na. Lahat ng inis at lahat ng sama ng loob ng pamilya at buhay ko, eh sa'yo ko naibuntong. Hindi ka nakaimik nun. Napatungo ka lang. At dahan-dahan kang umalis.
Akala ko nga magiging okay ako nung umalis ka. Pero parang mas bumigat yung nararamdaman ko. Mag-iisang linggo na nun, hindi kita nakikita. Kahit sa klase natin sa isang subject, wala ka. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit kita hinahanap. At hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko para hanapin ka. Nagtanong ako sa classmates natin about sa'yo. Sabi nila, namatay daw ang daddy mo dahil sa heart attack. Chismis pa nila na ang dahilan nun ay nahuli ng daddy mo na may ibang karelasyon ang mommy mo. Pumunta ako sa bahay nyo nun. Oo, magaling ako maghanap ng bahay, bakit ba? Maraming nakaputing damit. Sa tapat ng bahay nyo, mukhang katatapos lang ng libing. Yung iba, nagsisiuwian na. Sinilip kita. Nakita kita sa malaking gate nyo na nakasandal. Halatang napakalungkot. At mugto yung mata mo. Hindi kita nilapitan. Nagtago lang ako. Tinitingnan lang kita hanggang sa tumahan ka. May lumapit sa iyong babae at hinila ka papasok ng bahay ninyo. Martes, hindi ako pumunta sa tambayan ko. Pero nagpunta ako sa room nyo kahit dulong-dulo ang layo ng room natin. Pumasok ako at nakita kitang tahimik. Tahimik kang nakaupo. At nakatitig ka lang sa kawalan. Habang ang mga kaklase mo, may sari-sariling mundo. Tumigil ako sa harap mo at tumingin ka sa akin. Nagulat ka. Ang laki ng mata mo. Magsasalita ka na sana, pero hinila kita palabas. Hindi ko binibitawan ang kamay mo hanggang makarating tayo sa tambayan ko. Pinaupo kita at umupo rin ako. Hindi tayo nag-iimikan. Hanggang sa ako na ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Tinanong kita, okay ka na? Sagot mo, oo, thank you. At ngumiti ka pa. Tanong ko uli, bakit ka nagpapasalamat? At sagot mo, kasi mabuti kang kaibigan. Ngumiti ka uli. Hindi kita kaibigan, sagot ko. At ayan, doon ka tumahimik. Pero binibiro lang kita noon. Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako kasi may kukunin lang ako. Pagbalik ko, nakita mo akong may dalang gitara. Gitara mo. Oo, kinuha ko sa room nyo. Umupo ako sa tabi mo at kinantahan ka. Magbalik. Yan yung favorite na kanta ko. Tahimik ka lang, nakikinig. Pagkatapos kong tumugtog, tinanong kita, pwedeng makipagkaibigan? Nagulat ka. Nakakainis yung mukha mo pag nagugulat. Tapos, tumango ka lang na parang bata. Nakakabaliw. Fast forward. Naging close tayo at naging magkaibigan. Akala ko may girlfriend ka na pero sabi mo wala. Ilang buwan ang lumipas, niligawan mo ako. Mga 3 buwan mo akong nililigawan. Hanggang sa sinagot na kita.
One of a kind ka kasi. Ang dali-dali mong mahalin. May sense of humor. May halong pambobola. At na-realize ko rin. Ang cute-cute mo pala. Ang epic nga nung sinagot kita eh. Hindi ka makapaniwala. Sinampal-sampal mo yung sarili mo kasi akala mo nananaginip ka lang. Corny, pero wala eh. Nakakabaliw ka. 3 years. Akalain mo yun? 3 taon tayong nagsama nang hindi alam ng pamilya mo at pamilya ko. Walang kaalam-alam both sides. Dahilan? Hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend. At ikaw naman, hindi rin pwede kasi sobrang higpit ng pamilya mo sa'yo. And then 4th year college, nalaman ni ate ang tungkol sa relationship natin. Hindi siya nagalit kasi malalaki na raw tayo. Pinagpatuloy natin. Sabi nga ng iba, relationship goals tayo. Perfect boyfriend ka at perfect ako sa paningin mo. So ibig sabihin, perfect din ang relasyon na meron tayo. Until one day, we decided na sabihin sa family natin both sides about sa relationship natin. Ikaw ang nauna. Akala natin magagalit ang lola at lolo mo at ate mo, pero hindi. Tinanong kita kung nasaan yung mom mo. Pero sabi mo, matagal na silang separated ng daddy mo. Simula noong nahuli siyang may ibang kinakasama. Nakakalungkot man sa part na yun, pero natuwa pa rin ako kasi madali kong nakaklose ang family mo. Especially yung ate mo. Siya pala yung babaeng nakita ko 3 years ago na lumapit sa'yo. I thought she was your girlfriend. Kinagabihan, nagpunta tayo sa bahay namin para ipakilala ka sa mommy ko at kay ate. Wala si Papa. Matagal na rin silang hiwalay ni Mommy. At first, nagalit si Mommy. Pero, as time went by, natanggap na rin niya. Mas tumibay pa ang relasyon natin nun. Araw-araw masaya, parang wala nang bukas. Pero, lumipas ang buwan. Unti-unti kang nagbabago. Yung sweetness mo nawawala na. Yung messages mo paikli na ng paikli. Iniintindi na lang kita kasi I thought busy ka lang at nape-pressure ka kasi parehas tayong graduating. Ilang months na rin natin yung nakalimutan mo. Pero inintindi kita. Hanggang sa dumating yung 4th anniversary natin. Ako yung nag-aya na lumabas tayo. Kasi naramdaman kong wala kang balak na ilabas ako. Magdadahilan ka pa sana pero pinilit kita. Pinilit lang kita. Kahit hindi dapat kita pinipilit. Kahit dapat maramdaman kong gusto mo rin. Kumain tayo sa isang restaurant. Buong 1 oras ka lang nakatingin sa phone mo. Hindi ako umiimik. Tinitingnan lang kita. Minsan gumingiti ka. Alam ko may kausap ka. Pero pinili ko na lang manahimik. Pagkatapos natin kumain, nagpaalam ka sa akin na kung pwede na. I know what you mean. Sa 4 na taon nating pagsasama, wala pang nangyayari sa atin. Nung una ayoko, pero nadaan mo ako sa lambing.
Ako naman si Tanga, bumigay na. Akala ko kasi na baka pag binigay ko na, babalik ka sa dating ikaw. Sa dating Vincent na nakilala ko noon. Nag-check-in tayo sa isang hotel, may nangyari sa atin. Dahan-dahan. Pero ramdam kong gigil na gigil ka nun. Kaya naisip ko, baka ito ang dahilan kaya ka nagbago. Dahil sa pagkukulang ko. Kinabukasan, nagising ako. Kitang-kita ko ang mukha mo habang natutulog. Nagising ka rin at tumingin sa akin, sabay ngiti. Grabe. Sobrang na-miss kita nun. Yung ngiti mo nun, ganun yung ngiti mo noon nung nagkakilala tayo. Pumunta ka sa CR para magbihis. Ako naman, hinintay kang matapos. And then biglang umilaw yung phone mo. Nakita ko may message galing kay Krisa. Hindi ko siya kilala pero familiar yung pangalan. Binuksan ko yung phone mo. Pero ngayon ko lang nalaman na may password na pala to. Noon naman hindi ka naglalagay ng ganito. Tiningnan ko lang sa notif yung message. Baby, nasan ka? Magkita tayo mamaya, miss na kita. Baby? Sinong baby? Napapikit ako at napaiyak. Niloloko mo na pala ako nung mga oras na yun. Pagkalabas mo ng CR, pinahid ko agad yung mga luha ko. Gamit ang kamay ko. Lumapit ka sa akin. And then you asked, bakit ako umiiyak? I just said na, mahal na mahal kasi kita eh. Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo nagawa sa akin yun? And then, you just smiled and kissed me. At sabi mo, I love you too, hon. Nagpaalam ako mag-CR sa'yo. Kasi gustong-gusto ko talagang umiyak noong mga oras na yun. Tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. Awang-awa ko sa sarili ko. Mali ako. O nagkamali ako na akalaing iba ka sa ibang lalaki. Na hindi ka katulad ng daddy ko. Akala ko hindi mo ako magagawang saktan. Pero nagawa mo na. Nagawa mo, Vincent. Kinagabihan, nung araw na yun, naalala ko, may balak kayong magkita ng babae mo. Tinigil ko ang pag-iyak sa kwarto. And I decided puntahan ka sa bahay mo. Sakto. As in sakto. Pababa na ako ng taxi noon nang makita kitang papasok sa kotse mo. Nakaporma. Then, pagkapasok mo, I received a text from you. Hon, birthday ni Rex. Nagyayaya mag-inuman. Update na lang kita pag nakauwi na ako. Yun lang. Nag-reply agad ako. Okay, ingat. I love you, hon. Nag-antay ako ng reply noon pero wala na. Pinaandar mo na yung kotse mo. Kaya sinabi ko kay Manong na sundan ka. Nung una, ayaw pang pumayag ni Manong, pero nagmakaawa ako para lang masundan ka. Tumigil ka sa isang bahay nun. Pumasok ka. Never pa nating napuntahan yung bahay na yun.
kaya hindi ko alam kung kaninong bahay yun. After 6 minutes, lumabas ka. Kasama ang isang babae na nakabihis din. Sinundan uli kita. Bumaba kayo sa isang restaurant. Pinagbuksan mo pa ng pinto yung babae mo. Napaka-gentleman. Pumasok kayo, sabi ni Manong. Hanggang dito na lang daw ako. Pumayag ako kasi ang laki na rin ng bill na babayaran ko. Hinanap ko kayo sa loob ng restaurant. Nang patago. Umupo ako at nagtakip ng mukha gamit ang menu para hindi niyo ako makita. Tinext ko si Rex na laging kasama mo. I asked him kung nakarating ka na sa bahay nila. And he answered yes. At doon ko na realize na hindi lang pala ikaw yung manluloko at hindi mapagkakatiwalaan. Pati rin pala ang kaibigan mong si Rex na naging kaibigan ko rin. Pinagtakpan ka sa lahat ng kalukuhang ginawa mo sa akin. Kitang-kita ko kayo ng babae mo. Krisa yung pangalan niya, right? Napaka-sweet niyo. Tawa kayo ng tawa. Ako rito pinipigilan yung sarili. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Ang sakit sa mata, ang sakit sa puso. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa sa akin lahat to. Hanggang sa umalis na ako kasi hindi ko na kinaya. Sobrang naaawa na ako sa sarili ko. Pagka-uwi ko, nakita ko si Papa sa bahay namin. Kinukuha niya yung mga damit na natitira dito sa amin. Tsaka yung ibang gamit niya. Pagpasok ko, ngiti agad ni Papa ang sumalubong sa akin. Pero hindi ko siya pinansin. Tinanong niya kung okay lang ako pero hindi ko siya pinansin. Dire-diretso lang ako papunta sa kwarto ko. At doon ako nag-iiyak. Humahagulgol na parang walang bukas. Humahagulgol tulad ng mga oras na umiiyak si Mommy. Kasi nalaman niyang may ibang babae si Papa. Binuksan ni Papa yung pinto. Niyakap niya ako. At mas lalong lumakas yung iyak ko. At pinagpapalo ko siya habang yakap-yakap ako. Sabi ko, bakit mo niloko si Mommy? Bakit kayo ganyan? Ang sakit pa. Ang sakit. Sinigawan ko siya, pero hindi siya umiimik. Nakayakap lang siya sa akin. At dun ko na namalayan. Umiyak na rin si Papa. Sorry, anak. Yun lang ang nasabi niya. Kinabukasan, pinuntahan mo ako sa bahay namin. Niyaya mo akong kumain. Ako naman pumayag. Nagpretend na walang nangyari. Na hindi ko alam. Na hindi ako nasasaktan. Dinala mo ako sa isang restaurant. Tahimik ka. Nakikiramdam kung sinong unang magsasalita. Ako na uli yung nauna. I asked you, mahal mo pa ba ako? And you said, bakit mo naman natanong yan? I said, wala lang. Then, hindi na tayo uli nag-imikan. Naiiyak ako habang kumakain tayo. Kasi naaalala ko yung nakita ko kahapon. Ibang-iba yung pakikitunga mo kay Krisa kumpara sa akin na girlfriend mo. Pagkatapos natin kumain, namasyal tayo. Masaya tayo. Pero yun na pala yung huli. Gabi na, kaya hinatid mo na ako. Inaya kitang pumasok muna at tumambay sa bakuran namin. Kinuha ko ang gitara ko. Naupo tayo. Ramdam ko na may gusto kang sabihin kanina pa. Maghiwalay na tayo.
Yan ang lumabas sa bibig mo habang nakatingin sa malayo. Dalawang segundo na tumapos sa apat na taong relasyon natin. Ngumiti ako at doon na tumulo ang luha ko. Tumugtog ako at kunwari, hindi ko naririnig yung sinabi mo. Magbalik. Yun yung unang kinanta ko sa'yo. At ngayon, kakantahin ko uli sa'yo sa huling pagkakataon. Sa bawat salita, sobrang bigat. Naiiyak na ako kaya tinigil ko na ang pagkanta. Tumingin ako sa'yo at nakatingin ka rin sa akin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay mo at sinabi ang lahat sa'yo. Alam mo, Vincent, sobrang lungkot ko noon nung wala ka pa sa buhay ko. Lagi lang akong mag-isa at feeling ko inaapi ako ng mundo. Kaya nung dumating ka, laking pasasalamat ko kasi binago mo lahat. Yung pananaw ko sa buhay, yung pag-asa, lahat binago mo. Humagulgol na ako sa harap mo. Pero Vincent, akala ko hindi mo ako sasaktan. Kasi alam mo kung anong nangyari sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo sa akin? Niloko mo ako. Parehas lang kayo ni Papa. Iyak ako ng iyak. Sorry lang siya ng sorry. At sabi ko, matagal ko nang alam ang lahat. Alam ko na, ramdam na ramdam ko, hindi na ako yung gusto mo. Hindi na ako yung mahal mo. Kaya please, pumayag ka ng makipaghiwalay. Ayaw ko nang masaktan ka pa. Sabi niya. Papayag ako. Pero last. Pwede bang humingi ng pabor? Pilit kong pinatahan ang sarili ko. Pwede bang sabihin mo kahit sa huling pagkakataon na mahal mo pa ako? Kahit hindi na totoo? Tanong ko. Mas masasaktan ka lang, sagot mo. But I insisted. Please, just one more. Tumayo ako at tumayo ko na rin. I love you, Vincent. Ngumiti ako. I love you too, Faith. You said. And kissed my forehead. Naiyak na ako ng sobra. At niyakap kita. Sabay sabing, malaya ka na. At hindi ka na umimik nun. Ready na ako nung mga oras na yon. Matagal na simula nung nalaman ko. Alam kong darating tayo sa point na yon. Pero hindi ko lang inaasahan na ganito kasakit. Pumasok ako sa bahay habang ikaw. Umuwi na. Rinig na rinig ko ang pag-andar ng kotse mo paalis. Palayo sa akin. Palayo sa lahat ng alaala at pinagsamahan natin.